Isa sa mga pinag-aralan ngayon ay itong Cebu-Cordova to Bohol Bridge. Ayon sa MPIC or Metro Pacific Investment, ay currently tinitignan nila at yung mga possibility yun na magbibuild ng bridge na magkoconnect ng Cordova, Cebu to Bohol. Ang magkakaroon ng Cebu-Bohol Bridge ay matagal ng konsepto. Hiniling ng governor ng Cebu na si Gwendolyn Garcia, ang president na si Manuel Pangilinan, na pag-aralan itong 90 billion project. Ayon naman kay Manuel V. Pangilinan, ay kailangan pa nilang gumawa ng feasibility studies para sa gagawing Cebu to Bohol Bridge. Itong gagawin na bridge ay may 24 kilometers at magsisimula sa may Cordova at hanggang dun sa may Getafe, Bohol. Itong nakikita nyo ngayon, ito po yung kakabukas lang na CCLEX or tinatawag na Cebu-Cordova Link Expressway, may 8.9 kilometer. Kita nyo naman kung gaano ka-iconic itong bridge. Diba? So magtutuloy lang yung daanan nito pag natuloy yung Cebu-Bohol Bridge naman. Yan, di ba? Napaka-iconic nitong tulay na to. Ito naman yung possible na ruta para sa gagawin na Cebu-Bohol Bridge. Okay? So dito siya sa may parte ng Cordova, which is malapit ng Mactan Island. At nakikita nyo yung puti dyan, yan po yung CCLEX na yon. So malapit na siya maglilink dyan. Tapos pupunta dito sa Olango Island. At dediretso dito sa may Getafe ng Bohol. Ayan. So ito yung possible na ruta para sa gagawin na tulay. Alam nyo ba dito sa Cebu City, lalo na dito sa SRP o tinatawag na South Road Properties, ay ang dami ng mga successful projects na ongoing dito. Huh? So, yung sa kanan, yan po yung CCLEX. Okay? So, pang nag-link itong Cebu at saka Bohol, mas better of opportunities para sa dalawang area. Huh? At saka, mabilis na rin yung ganito, travel time, kasi dati sumasakay pa ng mga ferry or ro-ro yung mga galing sa Cebu, no? Lalo na pag may dala silang sasakyan, syempre mas time consuming yun. Ito rin yung magandang project dito sa SRP, itong SM Seaside Cebu sa Bigas Mall. Dito pala sa tabi ng SM Seaside ay magkakaroon ng development. Yun po yung South Coast City na magkakaroon ng park, arena, convention center at iba pang recreational facilities. Kaya soon dito sa harap ng SM Seaside makikita kayo ng mga massive developments. Kakabay, nandito na tayo sa area ng Cebu City. Tinatawag nilang SRP or SRP Baywalk dito. Ayan, so, pag umaga, maraming mga namamasyal dito at saka naliligo. Diyan pala sa unahan, konto, pier. Nandyan din pala yung mga terminal ng pangpasahero. Dito pala sa area yung mas mataas. No? Kasi pansin nyo, meron kasing dumadaan dito na barko kaya naka-elevate talaga itong Cebu-Cordova Bridge, no? Yan, ang ganda ng tulay. Ang tataas ng mga cable.
Tsaka yung gitna ng kanyang kabayan niya, no? Meron siyang cross na nakalagay. Yung harap pati kanyang likod. O, diba? Ang ganda ng view dito. Kitang-kita yung mga jet boat, mga barko na dumadaan. Yung kuwan pala dito, CCLEX, yung tulay niya, paglabas nyo dyan, dun sa SRP. Tapos pwede nyo nang diretso papuntang SM City Seaside. Anong mga isla na huli dyan, sir? Awan? Tilapia meron? Wala rin? Nakailang huli ka na, sir? Isa pa lang? So, ayun sa natanong natin kabay, meron din palang mga kan dito, barong-barong dati. So, hindi daw pinayagan yung mga, dinedemolish agad dyan, no? Yung mga barong-barong. Ang ganda pala dito, ang linis, ha? So, sa merong kan dyan, mangrove. Yan, mangrove, malaking tulong yung mangrove dyan. Para in case may magkaroon ng malakas na hampas ng mga tubig pag may ulan, di ba?